Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng October 23, 2024. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Leila De Lima, muling isiniwalat ang Duterte Death Squad. Sa ginanap na pagdinig, ibinunyag ni dating Senador Leila De Lima ang mga bagong detalye patungkol sa umano'y operasyon ng Duterte Death Squad, DDS noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Itinampok niya ang umano'y pamamalakad at kalakaran ng DDS, kung saan pinag-usapan din ang reward system na ibinibigay sa mga miyembro nito. Pagbaha sa Bohol dulot ng Bagyong Christine. Nagtamo ng malawakang pagbaha ang mga kalsada sa Bohol dahil sa pag-ulan dulot ng Bagyong Christine. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ang klase sa ilang lugar upang masigurong ligtas ang mga estudyante at residente. Sara Duterte, banat ni Sandro Marcos sa isyu ng mental clarity. Nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Sandro Marcos ukol sa kondisyon ni VP Sara Duterte, sinabing tila nawawala umano ang kanyang mental clarity. Ang komentong ito ay kaugnay sa sunod-sunod na mga pahayag ng Vice Presidente patungkol sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Supreme Court, pinagtibay ang habang buhay na pagkakakulong ng pastor mula South Korea. Kinumpirma ng Korte Suprema ang hatol na habang buhay na pagkabilanggo sa isang pastor mula South Korea dahil sa kasong human trafficking at pang-aabuso sa mga menor de edad. Ito ay matapos ang mahabang proseso ng legal na labanan. Unang pagdinig ng Senado sa War on Drugs, itinakda. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ng administrasyon sa darating na 28 ng Oktubre. Inaasahang tatalakayin dito ang mga epekto at resulta ng War on Drugs. Higit 7 rehiyon, itinaas sa pinakamataas na level ng kahandaan dahil sa Bagyong Christine. Nasa alert level ang 7 rehiyon sa bansa dahil sa Bagyong Christine. Tinututukan ng mga ahensya ng gobyerno ang pinsalang maaaring idulot ng bagyo lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib sa pagbaha at landslide. King Charles, tinapos ang pagbisita sa Australia sa Opera House. Tinapos ni King Charles ang kanyang opisyal na pagbisita sa Australia sa pamamagitan ng isang grandeng selebrasyon sa Sydney Opera House bilang bahagi ng kanyang diplomatic trip. Bagong teaser ng pelikula ni Vice Ganda, pinag-usapan. Usap-usapan ngayon ang bagong teaser ng pelikulang And the Breadwinner Is, kung saan ipinakita ang emosyonal na pagganap ni Vice Ganda bilang pangunahing karakter na humaharap sa matinding hamon sa buhay. PCG, pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanilang serbisyo. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard PCG dahil sa kanilang walang sawang serbisyo, lalo na sa harap ng mga bagong hamon sa seguridad ng bansa, kabilang na ang tensyon sa West Philippine Sea. Pagtataas ng emergency preparedness sa 7 rehiyon dahil sa bagyo. Itinaas sa pinakamataas na level ng emergency preparedness ang 7 rehiyon sa Pilipinas bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Christine. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like, at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.